Magandang araw po sa lahat. Welcome to our channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming videos. Isa sa mga mahirap i-predict is kung buntis yung asa natin. Siyempre, as a first-time fur mom or first-time breeder, talagang mahirap sabihin. Pero ito yung pinaka-exciting and pinaka-thrilling na part. So, paano nga ba natin malalaman kung buntis ang ating alagang aso? How are we going to know if our dog is pregnant? So, ito yung signs na na-observe ko sa aking dog na Chow Chow after niyang mastad. After 1 week ng stad niya, ito yung pinakauna kong na-observe. Bye-bye, mama! Malipis yung boses niya. Normally kasi napakalaki at napakalakas ng tao niya. Dalas na pag-ihi. Normally kasi yung mga chow-chow, they can hold their urine from 4 to 6 hours. And never talaga sila naihi sa loob ng bahay. But this time, nagtaka ako bakit siya naihi dito sa ano. Lalo na pag naiwan ko lang ng mga 2 hours, naihi na siya sa loob ng bahay. Isa sa mga obvious na sign is yung paglapad ng likod niya. Normally kasi hindi naman ganyan. But this time, yung buhok niya is parang nakahawi at nagpa-flatten yung likod niya. Kung baga sa tao, ika nga lumaki yung baywang niya pag buntis, ba? Diba? Another observation is yung madalas niya na pagpupo. Dati kasi once a day lang or pinaka ano na yung twice a day. Pero normally talaga once a day lang siya nagpupo. But this time, nagulat lang ako kasi morning nagpupo siya tapos pagkatanghali. Tapos pagkagabi na naman, so may something talaga na kakaiba sa kanya. Next obvious sign natin is laziness. Alam mo yung tipong long hours of sleep, which is hindi naman talaga ganun masyado dati. Pero ngayon, extra yung pagka-lazy niya. At syempre, ito yung pinaka-obvious na sign, yung paglaki ng tiyan niya. Pero, mga 6 weeks onward siya na siya ma-notice. Yung tipong kahit wala pa siyang kain, medyo bulky pa rin yung tiyan niya. At syempre, isa rin sa obvious na sign yung paglaki or paglawlaw ng dede niya. Kasi nag-ano na nga yung milk niya, diba? Later stage na rin pala to, mga 7 to 8 weeks niya na siya makikita. And ito rin nga pala, shedding. Yung paglagas ng balahibo niya, especially sa dede na part. And in general din. And syempre, at later stage, ito yung pinaka-visible at pinaka-masayang tingnan yung gumagala yung fetus niya sa loob. So, yun. Nai-enjoy ko talaga siyang panoorin. Ayan. So, you can really confirm na meron na talagang laman yung tiyan niya or buntis talaga yung asa niya. Thanks po sa iyong panonood. I hope na-enjoy niyo yung video at sana marami kayong matutunan. God bless po!